is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you, and I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Yes, I'm desperate for you, Lord. I'm desperate for you. And we are lost without you, Jesus. Without you, yes, we are desperate for you, Jesus, and I'm desperate for you. We love your presence, Lord, and I'm lost without you. Yes, Jesus, I'm desperate for you, Lord. Yes, Jesus, I'm lost without you. Your word is the lamp unto my feet. It is the light unto our path. We need your very word. We need your
very presence, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your word is so sweet, oh God. Your word is so sweet, oh Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We honor you, Lord. We bless your name. We glorify your name. We acknowledge your presence in our midst right now, oh God. Hallelujah. Oh, God is here. God is here. The Lord is here. Worship Him. Worship the name of the Lord. He is worthy to be praised. Hallelujah. Oh, how we long for your presence, oh God. How we long for your presence, oh Lord. Glorious God, glorious Jesus. You're all I need. You're all I need, you're all I need. Oh Jesus, fill us with your presence, oh God. Fill us with your presence, oh Lord. We lift your name on high. We glorify your name. Your words are powerful. You are more than enough. You are welcome in our midst right now. Fill your people with your presence, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you. We glorify you. We welcome you in our midst right now, oh God. We acknowledge your presence in our midst right now, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, patuloy na yung Panginoon. Ina-acknowledge, Lord, Panginoon. Ang inyong pong presensya, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po namin, O Diyos, itinataas ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Ang dakilang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kami po ay sama-sama nagpupuri, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay magkakahiwalay physically, Father God, but Lord, our spirit is bonded and united right now, Father God. Worshiping your name, O Lord Jesus. Glorifying your name, O God. Lifting up your name, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bilang iglesia mo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay nagpupuri ng sama-sama, Panginoon, sa banal mong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Patuloy niyo po kami, Lord, katagpuin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyo pong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng presensya mo, O Diyos. Hallelujah. Buksan niyo po, Panginoon, aming mga puso at isipan, O Diyos, para po sa inyo pong mensahe, Panginoon, para po sa iyong salita, Panginoon. Alaman po, O Diyos, ang karumihan, Lord, na inyo pong nakikita sa aming Panginoon sa oras dito, Panginoon. Lord, ito po inyo pong pakalinisin, Panginoon, inyo pong banal dugo, Panginoon. At hiyaan niyo po, O Diyos, na kami, Panginoon, ang po mga puso ay maging karapat dapat, Panginoon, na patuluyan, Panginoon, ang inyo pong presensya, ng inyo pong salita, Panginoon. Hallelujah. Amin pong inaakin, Lord, ang pagpapala, Panginoon, at ang kapangyarihan, Lord, ang inyo pong salita, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos.
Ito pong aming dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po ang Diyos na buhay. Welcome po sa ating pong online prayer meeting. Kami po ay nagagalak po at muli po namin kayong nakasama. Amen, hallelujah. Aming pong panalangin, aming pong dalangin ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung ano man po ang inyong pong pinagdadaanan sa mga oras po na ito, nasaan man po kayo, amen, ay patuloy pong kayo nakakatagpo. Patuloy po tayo nakakatagpo ng kapayapaan sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Atin pong kunin po ang ating pong mga Biblia at makipagbukas po kayo sa akin sa Book of Luke chapter 10 verses 38 to 42. Hallelujah. Babasahin ko po ang passage sa The Message version. As they continued their travel, Jesus entered a village. A woman by the name of Martha welcomed him and make him feel quiet at home. She had a sister, Mary, who sat before the master, hanging on every word he said. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Later, she stepped in, interrupting them, "Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand." And the master said, "Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. One thing only is essential, and Mary has chosen it. It is the main course and won't be taken from her." May the Lord add His blessings to the reading of His holy word. Hallelujah. Sino po sa atin dito, mga kapatid, ang mahilig po na mag-ayos po, no, ng kanila pong mga schedule ahead of time? O sino po sa atin dito ang mga mahilig po, no, na magplano? Okay? So naalala ko po every year po, no, pagdarating po yung Christmas season, yung Starbucks po, meron po silang binibenta, no, ng mga planner. And talaga pong marami po ang nagsusumikap, no, na magkaroon po ng mga planner po na yung mga journal po na yon. And that is for them to plan their schedules, to book their schedules po, no, ahead of time. So para po maisulat na po nila kung ano po yung mga plano po nila months before or a year before, weeks before. Ayan, so marami pong ganyan po sa atin, ano? And sino po dito ang mahilig po sa inyo ang magplat, okay, ng mga plano or ng mga targets po nila years ahead? Okay, so meron po sa atin dito siguro ang nagsasabi na after 2 years or 3 years, kailangan ito na yung accomplish ko. Okay, ito na yung nagawa ko sa aking buhay. Ayan. And sino po sa atin dito ang advocate po nung pong kasabihan na know your priorities? Ayan, so ako po ay isa po doon sa advocate po nung pong kasabihan o nung katotohan na that we should know our priorities. At alam ko po, marami po sa atin ang mag-a-agree po, no, that we should know our priorities. Okay? So, based po dito sa atin pong nabasa po, ito po yung story po ni Mary and Martha. Siguro po very familiar po sa karamihan po sa atin. Si Mary and Martha po yung pong kapatid po ni Lazarus, na ito pong tatlong ito po ay close po sa atin pong Panginoon. And si Lazarus po yung kanya pong binuhay. Amen. Mula po dun sa kanyang pagkakaawa sa libingan po. Ayan. So, based on the story of Mary and Martha that we have read, what are you going to do? Okay, so just imagine yourself po, no, nandun po kayo sa bahay din po ni Mary and Martha nung time po na dumating po ang Panginoong Jesus, bumisita po sa kanila. Okay, so what are you going to do if someone like Jesus Christ, who is very dear to you, came into your house?
Ayan. So, imagine niyo po, okay, yung scenario po na dumalo po ang Panginoon sa bahay po ni Mary and ni Martha. At kasama po niya kayo doon. Ano po ang gagawin po ninyo? Amen. So, sige po, eh, pwede niyo po i-type doon po sa ating mong comment box kung ano pong inyong unang-unang gagawin kapag dumating po ang Panginoong Hesus sa inyong bahay, dumalaw, kasama po ang kanyang mga apostoles, ang kanyang pong mga disciples. Ayan. So, maybe some of us will ask themselves, okay? Doon po kasi sa story po ni Mary and Martha, parang lumalabas po, no, na nagkaroon po ng kumbaga parang hindi po tama yung ginawa po ni Martha dun sa story. Okay, pero maaray pong marami po sa atin nagtatanong, ano po ba ang mali or meron po bang ginawang mali si Martha? Okay? Eh, pero kung babasahin po natin yung pong passage, sabi po doon, a woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quiet at home. Okay? So just a typical na para pong Pinoy, no? Tayo po mga hospitable people po tayo. Pag dumating pong bisita, talagang i-entertain po natin, i-welcome po natin, and talagang to the point na maramdaman po nila na you are feel free, no? Feel free to do anything sa aming pong bahay. So ganun po yung pong pinaramdam po ni Martha sa ating pong Panginoon sa kanya pong mga kasamahang apostles. Ayan. So, what's wrong with that? Okay? May nakikita po ba kayong mali doon po sa ginawa po ni Martha? Okay? So, kung sa unang banda po, and talagang po wala naman po tayong nakikitang mali doon po sa kanyang ginawa. Okay? Kahit naman po siguro sino. Okay? Kapag dumating po ang Panginoon, talagang i-welcome po natin yan. But on the other hand, ito pong si Mary, yung pong si Maria po, yung kapatid po ni Martha, ang ginawa po ay naupo po. Okay, naupo doon po sa paanan, okay, ng Panginoong Hesus. Okay, so in other versions sabi po dito, she sat, okay, at the Lord's feet. Okay, so imagine niyo po yung pwesto po, no, ni Mary nung dumating po si Jesus. Andun po siya sa may paanan ng Panginoon. Ibig sabihin, nakaupo po si Jesus. And then si Mary po, naupo po sa lapag or basta po malapit po sa kanyang paanan. And sabi po rito, she is hanging on every word that Jesus said. Okay? So, while Martha is so busy in the kitchen, alam po natin yan doon po sa story, preparing things for the master and other guests, okay, her sister Mary is sitting there at the Lord's feet and listening to Jesus. Okay? Si Martha po ay nangangarag habang itong si Maria ay chill lang. Okay? So, ganun po yung scenario po nung po mga oras po na iyon. At sinong haba naman po ang hindi maiinis? Okay? Kung kayo po ang nasa lugar po ni Martha, no? Ngarag na ngarag ka, ang daming bisita, okay? Tapos yung bisita mo pa ay hindi basta kung sino lamang. Tapos, wala ka man lang, hindi ka man lang tinutulungan ng kapatid mo. Okay, so kumbaga parang ikaw po lahat, no, ang kumikilos doon po sa kusina para maghain, mag-prepare at para po maasikaso yung mga bisita. Okay, pero tingnan po natin. Okay, ano po ang ginawa po ni Martha? Ito pong si Martha po ay makikita po natin hindi po nakapagpigil. Okay, hindi po nakapagtimpi. Ito pong si kapatid ng Martha. Ano pong sabi dito? Martha approached Jesus and asked him. Okay, so nalapitan niya po ang Panginoon. Sabi niya, Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Okay, so tinanong po niya ang Panginoon, si Jesus. Hindi mo ba napansin, okay, or hahayaan mo lamang po ba na naiwan sa akin ng aking kapatid yung pag-aasikaso? Okay, ito pa may kasunod pa po yan. Okay, nautosan pa po ang Panginoon. Ano pong sabi ni Martha? Tell her to lend me a hand. Okay, Lord, sabihin mo naman sa kapatid ko, tulungan ako. Okay? So, sa inis po ni Martha, nilapitan niya po ang Panginoon at tinanong po niya at pinagsabihan po na kung pwede ay sabihin mo ang kapatid na tulungan naman ako. Okay? At sa huli po ay
Ngunit ano po ang tugon ng Panginoon? Okay, so makikita po natin sa verse 41 to 42. Sabi po niya, "The Master said," or Jesus said, "Martha, dear Martha, you're fasting far too much and getting yourself worked up over nothing." Okay, just imagine po, yung sinabi po ng Panginoon kay Martha. Busy-busy po si Martha, nag-aasikaso. Okay, ini-ensure na sila po ay mapifeel po nila sila po ay at home. Okay, na sila po ay comforted, na sila po ay naasikaso. Pero ano pong sabi po ng Panginoon? "You're fasting far too much, Martha, and getting yourself worked up over nothing. Okay, one thing only is essential," sabi po ng Panginoon, "and Mary has chosen it. Okay, it is the main course and won't be taken from her." Hallelujah. The Lord Jesus, okay, that time na inapproach po siya ni Martha, Jesus corrected her and made her realize that she is so worried and upset about many things wherein few things are needed, or indeed only one, sabi po ng Panginoon, is needed. And that's what Mary has chosen. Okay? So, sinabihan niya po si Martha na, "You're so busy. Okay? Napakarami mong inaalala. Okay? Pero iisa lamang naman ang importante. Iisa lamang ang mahalaga. At yun ang pinili ni Maria," sabi po ng Panginoon. And what is that? Okay? Ano po ba yung pinili po ni Mary na sinasabi po ng Panginoon na napaka-importante? Okay? Mary chose to enjoy the word and presence of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yung pong sinasabi po ng Panginoon na few things are needed, or indeed only one, okay, yung po ay yung pong pinili po ni Maria, no, na makinig po at enjoyin po ang presensya po ng Panginoong Jesus. Na enjoyin po yung pong pagdalo po ng Panginoon sa kanila. Amen. At makikita po natin dun po sa verse 39 ay sabi po dito, "Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said." Okay, or sa ibang version po, "Mary who sat before the Master hanging on every word He said." Okay, so yun po yung ginawa po ni Mary. Hindi lamang po siya basta naupo doon po sa paanan po ng Panginoon, but He hang on every word that Jesus said. Amen? Ibig sabihin po, pinagbulay-bulayan po niya, pinakinggan po niyang mabuti yung bawat salita po na sinasabi po, na binibitawan po ng Panginoong Jesus. That's how she enjoyed the word and the presence of God. Every word, He hang on every word of God. He hang on every word of Jesus. And she enjoys it po, mga kapatid. Hallelujah. Mary hangs on every word that proceeds out of the lips of Jesus. She meditates on every word that comes from the Lord. Hallelujah. And what did Jesus told Martha? "Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Mga kapatid, amen. Minsan po ay akala po natin ay yung pong pagsiserve, okay, yung pong pagsiserve ang dapat po nating i-prioritize. Okay? Pero dito po ay pinakita po ng Panginoon na kapag siya po ay nagsalita, or kapag andun po ang kanyang presensya, ang priority po natin ay enjoyin ang salita niya, enjoyin ang kanyang presensya. Amen. Hallelujah. At sabi po ng Panginoon, yung pong ginawa ni Mary, yung pong pakikinig ni Mary, pag-i-enjoy sa presensya, sa salita ng Panginoon, it will not be taken away from her. Hallelujah. Hallelujah. It is normal for us, mga kapatid, to do the works that we need to do. Okay, normal po yun. Hindi po natin maalis po ang katotohanan na talaga po meron, minsan po, meron po tayong mga bagay na kailangan po ma-accomplish,
yung mga bagay po dapat tayong matapos, okay, especially po sa ministry po natin, sa church po natin, sa ating po iglesia. To plan for the things that we want to be accomplished. Okay, so there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that po. Okay, but we must be very careful because sometimes even the good things we do can move us away from the most important thing that must be done first. Okay, so prioritization po mga kapatid. Okay, even the good things we do can move us away from the most important thing that we must done first. Just like Martha, whose intention seemed so good, dragged her away from what is better for her. Amen. Nakita po natin yon. Napakaganda po ng intention po ni Martha. No, asikasuhin ng Panginoon, pagsilbihan ng Panginoon, pagsilbihan ng kanyang mga disciples. Okay? Pero hindi po niya nakita that there is something more important, there is something better dun po sa kanyang ginawa, dun po sa kanyang ginagawa. And Martha forgot one thing. Okay, ano po yung bagay na yun? Martha forgot that Jesus came to serve and not to be served. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon po mismo nagsabi po noon, I came not to be served, but to serve. So, yun po yung nakalimutan po ni Martha. No? Kaya ano pong ginawa po ni Martha? Talaga po nangarag po siya. Okay, man? Talagang nataranta po siya. No? Dumating po ang Panginoon, kailangan kong asikasuhin ng Panginoon. Pero na, hindi po nakita po, nalimutan po ni Martha that Jesus came not to be served, but to serve. Hallelujah. The presence of the Lord is far better from anything else, mga kapatid. There's nothing better than to listen, to receive, and enjoy the word of the Lord. Nothing is better than that, mga kapatid. There's nothing better than to be in the presence of the Almighty. Hallelujah. Where there is fullness of joy, where there are fresh revelations, where there is refreshment, where there is peace, where there is comfort, where there is victory, away from temptations and sin. Hallelujah. The Lord said, the words I have spoken to you, they are full of spirit and life. Amen. Nakita po ba natin yon? Yung pong na-miss po ni Martha during that time, yung pong salita po ng Panginoon, yung pong salita ng Panginoong Jesus. Yung pong salita ng Panginoon that is full of spirit and life. Amen? Spirit and life. Yung po ang pinaka-importante sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord said, it will not be taken away from us. Every time that we receive the word from the Lord that is full of spirit and life, it will not be taken away from us. Ang Panginoon po mismo nagsabi po niyan, mga kapatid. Hallelujah. And for those who are troubled, weary, sick, lost, feeling lonely, in need, okay, para po sa inyo na nakakaramdam po ng mga ito, Jesus is inviting you, is inviting us to come and enjoy His presence. Sit down, relax, and enjoy the Word of God. It will not be taken away from you. Hallelujah. Hallelujah. And going back to our question, what is our topmost priority? That is to enjoy the Word and the presence of the Lord before anything else. Hallelujah. At makikita po natin that the more we enjoy the presence and the Word of God, okay, makikita po natin yung resulta po nung pong ng ating pong pag-spend time dun po sa presensya ng Panginoon. Yes, we are called to serve. We are called to minister in the kingdom of God. But we cannot do that if we are not going to enjoy the presence of the Lord first. Hallelujah. It's a very beautiful reminder, mga kapatid, para po sa bawat isa po sa atin. That before we do anything else,
before we plan, before we take any steps sa ating pambuhay, before we minister, okay, kailangan po muna marinig po natin at ma-enjoy po natin ang salita at ang presensya po ng Panginoon. And everything will follow. The word of the Lord will guide us. The word of the Lord will enlighten us. The word of the Lord will direct us. The word of the Lord will provide way for us. Will provide means for us. Hallelujah. Hallelujah. That's how powerful the word and the presence of the Lord is. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Thank you so much, Jesus. Thank you, Lord, O God Almighty, for this very beautiful reminder, Panginoon, kung gaano po namin dapat i-prioritize, Panginoon, ang inyong pong salita at ang inyong pong presensya, O Diyos. Maraming maraming salamat, Lord. Hallelujah. At Panginoon, kami po ay humihingi, Panginoon, ng tawad. If there were times, Panginoon, na hindi po namin inuna, Lord, ang inyong pong salita, kung mas nauna, Panginoon, namin kung mas na-prioritize namin, Panginoon, yung pong mga bagay, Lord God, yung mga concerns po namin sa buhay, Panginoon. And we did things, Panginoon, without even consulting you, Father God, without even consulting your word, Panginoon. Lord, forgive us, Lord Jesus. Forgive us, Panginoon. Hallelujah. Lord, sabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita, Father God, doon po sa story ni Mary and Martha, Father God, Mary chosen the better one, and that is to enjoy your presence, your word, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for that very beautiful reminder, O God. Thank you, Jesus. And Lord, help us, Panginoon. Help us, Lord, as your children, as your sons and daughters, Panginoon, as believers, Panginoon, to really enjoy your presence, Father God, every day, Panginoon. Every day, every night, Panginoon. Every time, Father God, that there is an opportunity, Father God, to enjoy your presence and your word, Panginoon. Lord, allow us, Lord, to do so, Panginoon. Allow us, Lord, to experience, Father God, Panginoon, that vibrant presence of yours, O Lord Jesus. Hallelujah. In your presence, where there is fullness of joy, where there is peace, Panginoon, where there is protection, where there is provision, Panginoon, away from sins and temptation, O God, away from the works of the enemies, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy po namin, Panginoon, dinidesire, Lord God, na ma-experience namin, Panginoon, ang kapangyarihan, Lord, ng inyong pong mga salita, O God. Lord, your words are words of words, Panginoon, that can transform lives, Panginoon. And that includes our lives, O God. Lord, we want to experience, Father God, more of the transforming power, O Lord, of your word, Panginoon. Hallelujah. That you will change us, Lord, every day from glory to glory, O God, until we become more like you, O Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we are praying, Father God, even for Calvary Foursquare Church, for the leadership, Panginoon. Lord, patuloy po namin, Lord God, patuloy po kami humihingi, Lord, ng wisdom, Panginoon, ng direction, ng inyong pong leading, Panginoon, sa kung saan mo kami, Lord God, nais dalhin, Panginoon. Kung saan landas mo kami, Panginoon, nais idaan, Panginoon. Upang sa gayon, Lord God, ay magampanan po namin, Panginoon, yung pong mga gampanin, Father God, na inyo pong iniatang sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, we don't want, Father God, to do something, Panginoon, to take any steps, Father God, without even consulting you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, help us, Father God. Help us, Lord, and remind us always, Father God, to always go back to your presence, Panginoon, to remain into your presence, Panginoon, before doing anything else, O God, as a church, Panginoon. Hallelujah. Bless our pastors, Panginoon. Bless our leader, Panginoon, Pastor Daryl Maghiram, Panginoon. Continue, Father God, to cover him, Father God, with your protection, Panginoon. Continue, Father God, to clothe him, Father God, with your love, Panginoon, with your presence, O Lord Jesus. Hallelujah. As he leads us, Father God, towards you, Panginoon. Hallelujah.
And ganun din po, Panginoon, sa mga departments, Lord God, ng Calvary Foursquare Church. Lord, lahat po kami, Panginoon, ay lalapit, Panginoon, at mananatili, Lord God, sa inyong presensya, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, ay makita, marinig namin, Panginoon, yung pong direction mo, Panginoon, para po sa aming mga departments, para po sa amin, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Alam po namin, O Diyos, na maganda, Panginoon, ang gagawin mo, Lord God, sa amin pong iglesia. Amen. Sa amin pong pagpapatuloy, Panginoon, na pagsasaliksik, Panginoon, sa inyong pong salita. Sa patuloy namin, Lord God, pag-enjoy, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon, in our quiet times, in our devotions, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo po kami, Lord God, katagpuin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, doing that, Panginoon, alam po namin, Lord God, Panginoon, that you are going and you will enable us, Panginoon, to do things, Panginoon, na inyo pong na inyo pong binigay po sa amin, na inyo pong inaatang sa amin, Lord God. Thank you, Jesus. And Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy, Lord God, namin itinataas, Lord God, sa ating mga buhay, Panginoon. Lord, ayun po kami mga pangangailangan, Lord. Ito po inyo pong katatagpuin, Panginoon. Yung po kami mga prayer requests, Panginoon. Ito po inyo pong sasagutin, Lord God, Panginoon. In your perfect time, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord God. Hallelujah. Lord, right now, Panginoon, dun po sa mga kapatid namin, Panginoon, na may karamdaman, Lord God. Lord, we are sending words, Panginoon, of healing upon them, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, you have said into your word, Panginoon, that by your stripes we are healed, Panginoon. At Lord, ito po ang patuloy namin dine-declare, Panginoon, sa amin po mga kapatid, Lord God, na may karamdaman ngayon sa pangalan ni Jesus. For those people, Lord God, who are in need, who are feeling lonely, Panginoon, may mga pinagdadaan ng kabigatan o problema sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy niyo po, Lord God, silang katagpuin, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng inyo pong banal na salita, Lord God, at ipakita niyo po sa kanila, Panginoon, na ikaw lamang, Lord, ang tanging masasandigan namin, ang tanging matatakbuhan, malalapitan namin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw pong aming kalakasan. Ikaw pong aming buhay, Panginoon. Wala nang iba, Lord. Hallelujah. Father God, we are declaring and claiming, Father God, victories, Panginoon, sa ayon po mga buhay, Panginoon. We claim victorious life, O Lord Jesus, habang kami po, Panginoon, ay namumuhay, Lord God, dito po sa mundo ibabaw, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy niyo po kami, Lord God, gamitin, Panginoon, para po sa ikalaligo, Lord, ang inyo pong kingdom, ang inyo pong kaharian, Lord God. Maraming pong salamat, Lord, at kayo po, Panginoon, ang patuloy namin pinagpupurihan, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you all.